araw sa iyo. Shoutout sa Aldab Nation. Wait lang natin pagbalik ni Alden sa EB. Shoutout. Shoutout. Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Main Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to. Shoutout sa'yo. Shoutout sa Aldab Nation. Wait lang natin pagbalik ni Alden sa EB. Shoutout. Well mga ka-Aldab, binida po ng 24 oras o chika minutes sila Mengay, Paulo, at siyempre si Wally. Tungkol po sa blande na ginawa o bland na ginawa po nila. Alam nyo mga ka-Aldab, hindi natin alam o hindi nyo po kumbaga sabihin na natin maintindihan ang GMA Network. Ito po kasi mga ka-Aldab, base po sa mga nakukuha nating impormasyon. Na alam nyo na kumbaga kagustuhan din po ng GMA Network na mangyari to. Alam nyo kung bakit? Kasi pabor po sa kanila. Siyempre, mawawala po si Tisoy ng 2 linggo. Kung iisipin nyo, pwede naman po siya mag-live streaming na lang. Katulad ng, yung mag-zoom. Nakatulad po na ginagawa nila Bossing at ni Henyo Master Joey De Leon, di po ba? Pero hindi eh, mga ka-Aldab. Talagang itinago o hindi po ata siya palalabasin ng 2 linggo. Pero hindi naman po siguro makakahawa po kapag ka sinoom in po sa live streaming, hindi po ba? Well, sa sinasabi ko, bahala po kayo mag-comment. Ang sa akin lang po ay kaduda-duda naman po, hindi po ba? Dahil nga po, hindi tinatangkilik ng Aldab Nation ang kumbaga sabihin na natin ang bagong teleserye na throwback nila Tisoy o ni Luis at ni Alden Richards, ito yung ginaganti ng GMA. Although sabihin na natin na may nanonood na Alden Fanatics, pero hindi siya sapat. Kulang po talaga. Sabi ko nga po sa inyo, ang Alden Fanatics at Main Fanatics, wala po yun sa kalingkingan ng mga true-blooded Aldab Nation. Kaya po natin mag-trending sa isang iglap lang. Hindi mo ba? Well, kung sang-ayon kayo, comment kayo dyan. Yun po yung sinasabi ko. Nararamdaman po o ramdam po ng GMA Network kung yung isang kumbaga kung ano pinalalabas nila ay pinanonood. Gaya po ng Destined to Be Yours. Hindi po ba? Nag-trending po yan sa GMA. Maniwala po kayo sa akin. Kasi nalalaman ko po katulad nito kung video ko kung sino po yung maraming nanonood, kung sino yung tumataas, nasa analytics po yan sa aking channel. Kaya alam ko po kung ano yung nagtitrending. Kaya nga po binural nila eh. Tinesting lang po nilang i-private kung gagana. Kaya lang mga ka-Aldab, batikos ang inabot nila. Hindi po ba? Maraming batikos. Kaya nga po, ibinalik nila. Kaya ganun po yung mga nangyayari. At doon po sa sinasabi ni Tisoy, yung mga hindi masyado nakapanood o naintindihan, tinatapos niya lang po yung commitment niya. Ito po, ay pag natapos, balik it bulaga na siya. Kaya wala pong teleserye na sinasabi nilang ginagawa. Hindi po ba? Kasi saan ka makakita ng teleserye na gagawin lang ng 1 linggo? Ano yung walang tulugan? Hindi po ba? Kaya nga po nakakadismaya yung mag-comment lang na akala mo napakaraming alam. Hindi po ba?
gaya ng mga taong sabihin na natin na hinihintay lang niyang sumabog yung comment niya, na akala naman po ng iba ay kakagatin. Although yung iba po ay nagsasabi na siguro nga ay nakapirma ng kontrata si Tisoy, gaya ng sinabi ng isang kumbaga nag-comment na o si Mirna Baluyot, na sinabi niyang pumirma ng bagong kontrata si Tisoy. Alam nyo mga kaaldab, common sense na lang po doon po sa sinasabi ni Tisoy. Hindi po ba? Na kapag ka natapos niya, eh babalik na po siya. At yung pagbati po ni Tisoy sa buong Aldab Nation o sa True-Blooded Aldab Nation, ibig sabihin niyan, eh buo pa rin po. Kaya nga po lagi niya sinasabi ang kung wala na pong Aldab Nation, bakit pa siya magsha-shoutout niyan? Hindi po ba? Kaya nga po doon po sa mga taong hanggang ngayon, eh hindi po naniniwala. At kumbaga, sobrang bitter, di po ba? Hindi na nga sila naniniwala sa mga ina-update. Eh, kumukomment pa po sila nang wala naman po sa lugar. Hindi po ba? Okay lang nga mag-comment. Okay lang, kahit masakit yan. Basta doon sa punto na pinag-uusapan ninyo. Hindi po yung magko-comment ka para iligaw yung pinag-uusapan ng iba. Madali lang po ang mag-comment. Depende naman po kasi kung yung comment mo ay matutuwa ba yung mga makakabasa o mangiinis ka lang. Hindi po ba? Pero dito sa channel ko, syempre, dire-respeto ko po yan. At hindi ko po yan dinidelete. Hindi ko po ugali yon. Masakit man yan o hindi, nire-respeto ko yan. Dahil ayoko po ng ginagawa nila sa akin. Na kapag ka nag-comment ako na hindi pabor sa kanila, eh dinidelete po yan. Totoo yan mga kaaldab. Pero kung masakit man yan, namumura ako, nire-respeto ko yan kasi ginawa mo yan. Kumbaga, sa tingin mo ba nakakatulong yung ginawa mo? Kaya nga po mga kaaldab, eh binibigyan ko po kayo ng pagkakataon, lalo na po yung iba. Kahit sabihin nila na bias ako, kaya po minsan di na ako masyado nagko-comment sa aking vlogs dahil, kumbaga, siyempre respeto rin po. Kumbaga, kasabi ko nga po, kayo na po mag-comment para mas paniniwalaan po kayo. Dahil kayo po ang nakakapanood at nakakita, lalo na po sa social media. Kaya doon po sa nagsasabing hindi po ako updated at matagal po ako mag-upload, eh nagkakamali po kayo. Sinisigurado ko lang po yung ibabalita ko na hindi po masama ang pagbalik sa akin. Kumbaga, yung sinasabi ko po, eh 101% galing po ito mismo sa mga taong nagmamahal, kila Menggay at kay Tisoy. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya pakishare po yung video natin mga kaalda ba, sa mga mami, sa mga titas, lalong-lalo na po sa mga taong nagmamahal, kila Menggay at kay Tisoy. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.